Hi, Sister Len. Good evening. Hi, good evening. Teka, mumove lang ako sa ano. Malapit sa Wi-Fi. Hi, Sister Carney. Good evening. Good evening. Oh, you're driving? I am driving. Are you going back to San Diego? Actually, I'm already here in Murrieta. Okay. Drive safely. Thank you. And listen to us while we are doing the Bible study. Let's just wait for the others. So, San Diego po kayo nakatira talaga? No, I live in Murrieta. Ah, Murrieta. Pero sa San Diego yung work niyo po? The business is in most in the San Diego, pero yun nga, nagtaya na po dito. Meron na akong office dito sa Temecula. So, ngayon, lagi na ako nandito. Oh, okay. Which is a lot better. Sayang nga, hindi na Opo. I'll be in San Diego sa 21st. Sa Escondido, lapit yun, sa Temecula. Opo. Pag nalang sa 88 Ranch. Ah, 88 Ranch, Temecula? Oo. Exit ka ng Rancho. Rancho, California ka exit. Ano oras po kayo nandun? You have to tell me kasi in and out ako. Ah, okay. Yeah. So, I'll be probably dropping by around mga sa afternoon siguro. The 21st, what day is that? I'm sorry, pa come again? Anong araw? Monday po. Anong araw yung ano na yan? 21? Monday. Monday. Yeah, Monday. Yeah. Most likely nandun ako. Siguro ng ano. Yeah, 2 o'clock nandun ako. Ano pang oras? Medyo nagchachapi lang. 2 o'clock. At 2 o'clock. Yeah. Do you stay there the entire day or ano lang? May oras lang? Ano, no? Entire day? Hindi. Depende. Kasi kung walang presentation, nandun ako. Pero kung may presentation ng face-to-face, nasa ano ako, luluto sa bahay nila. Okay. So, depende kung saan area ako. Hmm. Wow. Ano ba to? Tuwing Friday night ba to? Opo, Friday night. Mm-hmm. Kasi kumisan pagka Friday, busy kami, nagluluto. Pero like today, kasi syempre medyo slow dahil December. Mm-hmm. So, sabi ko sige, mag-anong ako, mag-join. Yeah. Yeah, pagka ano naman, free, okay lang na ano. Meron din kami sa ano eh, kasi I go to, pumupunta ako sa San Diego, Bonita Valley Community Church. And then, ano dyan, kaya lang mistap ako kasi hindi ko maintindihan yung nagtuturo, yung patanong-tanong ba, hindi siya yung, we have to follow my book kami. Mm-hmm. Pero hindi siya patalon-talon ng topic. So hindi ko naintindihan kung ano yung sequence, kung ano yung kaya ka nag-aaral para maintindihan mo yung pangyayari doon sa
diba, sa ano na yon, kung ano yung topic namin, pero hindi ganun na nangyari. So parang I have to ano stop kasi hindi ako mag-grow. Okay. We have online kapag Sunday and Wednesday. You have online? Yeah, meron pong teaching. Makikita niyo sa Facebook saka sa YouTube. Okay. We're doing every Wednesday yung walk through the Bible. Book by book, we're trying to parang summarize it. Parang fast cut. Kumbaga, oh yeah, maganda yun. Para kumbaga, para sa mga ano, sa mga interesadong malaman kung ano yung overview ng isang libro. Halimbawa, Genesis to Revelation. Anong oras yan, Pastor? Tuwing alas 7. Tuwing alas 7 ng gabi. Tapos mayroon siyang ano, replay. Every night din yung replay niya. Every 7 p.m. din. So kung na-miss mo siya, may replay naman. Tapos meron naman siya sa YouTube. Sisend ko po sa inyo yung link. Meron siyang ano. Nasa Book of Job na. No, nag-start ng Genesis and then ngayon nasa Book of Job na. Oy, sayang. Now, you can always balikan yung ibang ano, ibang yeah. Ano naman siya, iikot naman siya. So maganda 'yun. Kasi ang goal, kasi is to entice yung mga tao na magbasa ng Biblia at mas matuto ng husto. Tsaka, kumbaga, may idea agad yung tao ano yung nangyayari doon sa libro na yun. Halimbawa, Esther. Halimbawa, Joshua. Or Deuteronomy. So, pag sinabing yung libro na yun, kahit hindi mo nabasa totally, kumbaga, alam mo yung ano nangyayari doon. Kumbaga, naikwento sa'yo. Parang ganun. So, we're trying to parang ikwento siya in a form na madaling intindihin ng lahat. Yan, alam niyo naman, minsan eh, parang napaka-mysterious ng ibang nakasulat. So parang we're trying to simplify everything para mainganyo natin yung mga kasama natin na magbasa ng Biblia. Maganda nga, alam mo yung ano, chapter ni Joshua. Maganda istorya yan eh. Mm-hmm. Nandyan nga kami eh, and doon ko nga naintindihan. Pero hindi ko maano yung meron naman kaming ano, study guide. Ba't hindi niya sinunod yung study guide? Mm-hmm. Tapos nag-i-skip pa. Ano yung baby po na nasa picture niyo? Apo niyo yun? That's my apo. That's my pangatlong apo. Pero natutuwa lang kami lahat kasi first time akong nagkaroon dahil I have 3 boys, mm-hmm. and then I have 2 grandson. Mm-hmm. So first time ko nagkaroon ng baby girl. Oh, ganda kasi parang ano po siya? Half breed ba siya? Half ano? Ano siya? Yung nanay niya, ang tatay niya is half French. Mm-hmm. Yung anak ko, and then tapos yung nanay niya is Mexican. Oh, ganda eh. Ganda ng bata. Salamat. Pwedeng pang-commercial. puro ilong yung nakikita nila eh. Yeah. Puro ilong. Sa Pinoy kasi ano yun eh, kumbaga. something na ano, treasure. A plus. Ganda yung ilong eh, no? Kasi ano siya eh, naka-defined na kahit na baby pa lang eh. Baby pa lang, oo. Oo, nakatuwa. Eh di ang saya-saya niyan, may baby, nako. Oh, pero ngayong pandemic, medyo hindi ako lumalapit pa o pumupunta masyado kasi exposed ako sa labas. Yeah, 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 yeah. Marami. Siyempre, pinoprotektahan ko yung bata. Mm-hmm. So, minsan pag pupuntahan ko yan, 3 araw muna akong hindi lalabas, then I will see her. Mm-hmm. Ganun, para lang maingatan ko yung bata. Yeah, yeah. So sacrifice, but it's okay. Yeah. May ano yung bago new normal natin. So nakatuwa lang. Namimiss ko nga eh. Yeah, nakatuwa siya na gandang bata eh. Right there.
Sayang, hindi ako makakapag-take notes because I'm driving. It's okay. Pwede naman kayong makinig lang. Ayan. Sister okay. Lenlen, pakilala ko si Sister Carney. Hello po. Hello. So, next ko na po si na Sister Frey, hindi po nasagot. Ah, sige po. Siguro pwede na tayong magsimula habang hinihintay natin sila. So, tayong dalawa lang makakabasa, Sister Lenlen, kasi hindi pwede magbasa si Sister Carney kasi nagdadrive. Okay lang. Kikinig lang ako. Mm-hmm. So, dali lang. Okay, welcome to our Zoom Friday Bible Study and Prayer Night. So while waiting for the others, siguro let's start with the prayer. Sister Lenlen, why don't you lead us in our prayer? May kasama po ako sa room na mga roommate na hindi ano. Ah, okay, sige, ako na lang mananalangin. I understand. Sige, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this beautiful night. Thank you for your loving grace, your mercy, Lord God, for your protection for us, Lord God, especially this sa COVID-19 na to. We specifically pray, Lord God, sa COVID-19 na matapos na siya, no, ma-roll out na yung vaccine, Lord God, and allow your name to be glorified, Lord God, sa mga panahon na to. May your comfort be upon all your people, and protect Sister Carney as she is driving right now, Lord God, and we pray for others that are about to join. Bless all the people, Lord God, who will be listening and watching this. In Jesus' name, amen. Amen. And amen. So, good evening. Good evening. So, ito yung ating personal meeting ID, 4756-687-9981. So, wala tong password. And magulat kasi yung participants natin from all over the world. Makakasalamuha kayo ng taga-Pilipinas, taga North Carolina, taga Las Vegas, taga saan-saan. So, it's okay. Kumbaga, no church affiliation requirement naman. No strings attached, no recruitment, no solicitation, no forced conversion of whatever. No pressure, no change of religion, no stress. Kumbaga, chill lang. We will do this all for His glory. Ang goal lang natin, matuto ng salita ng Diyos. Yun lang. So, ito yung breakdown natin. Supposedly, this is just for 1 hour on only para, kumbaga, you can go on with your busy lives. Alam naman natin. So, Friday, lalo na, party-party. Buti na lang, naka-lockdown ng California ngayon. So, admit muna natin si Sister Fe. Ayan. So, dito, we have like 7 to 7:10, yung kamustahan natin, and then reading the word, discussion, free flow, no? Tapos meron tayong question and answer, takeaway, and then we will pray, no, sa mga prayer request nyo at saka yung mga prayer request ng mga ibang kasama natin na nag-ask ng prayer request. Good evening, Sister Fe. Good evening, Pastor. Sorry, tapos lang ng dinner eh. Okay lang, okay lang. Okay. Mas maganda ba i-move natin ng 8 to 9 sa tingin nyo? O siguro, Pastor. Oo. No, para next Friday, i-move natin ng 8 to 9. Ano? Anyway, yun, yung sinasabi ko. Hopefully by 8 o'clock. That would be better for me. Yeah, sige. I-ano natin. Subukan natin 8 to 9 sa next one. So, let's start. Okay. Siguro, hati-hati tayo. Ako, Sister Fe, Sister Lenlen, and then we will read the word. Okay. Let's start. I'll start, and then Sister Lenlen, and then Sister Fe. Okay. Okay, papasukin lang natin si Sister Elvie. Admit natin. Ayan. Dumadami na tayo.
Yay! Good evening, Sister LV. Good evening, good evening. Good evening po, Pastor Jeff. Hi. Good evening, everyone. Good evening, partner. Sister evening, Fe. Sister Fe, Sister LV, and Sister Lenlen, si Sister Carney Banyares po from Morieta. Nagda-drive po sa atin. Nagda-drive po siya. Say hi po sa drive. Ingat po kayo sa driving. Thank you po. Ingat. Thank you. Okay, let's start and read the word. Okay. So, ako magsimula. Then si Sister Pepot. And then si Sister LV. And then si Sister Lenlen. So, let's start. Genesis 1. Chapter 1 to 31 to. Basahin natin. The creation. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness covered and the surface of the watery depths. And the Spirit of God was hovering over the surface of the water. So empty, no? Empty pala talaga. Before, no? Before anything else. Wala. Sobrang dilim. Yung Spirito lang ng Panginoon yung nag-hover sa surface of the waters. Okay. Sister Pepot, pakibasa po. Okay. Then God said, let there be light. And there was light. God saw that the light was good and God created the light from the darkness. Mm-hmm. So, unu-una niyang ineno, kumbaga, ano to eh, no? Parang Siri, let there be light. Alexa, let there be light. No, kumbaga, ang una niyang nilikha ay ilaw. Pero madali yeah. Para sa kanya kasi siya yung ilaw eh. Di ba? Kasi sobrang dilim, wala, empty. No, empty yung... Baga, tapos sa ang una niyang nilikha ay ilaw, no? Kasi nga kumbaga siya yung parang a light talaga na naging ilaw ng buong mundo. Okay, Sister LV. Sana po sa ito po, verse 5. God called the light day and the darkness he called night. There was an evening and there was a morning one day. Mm-hmm. Sige po. Then God said, let there be an expanse between the waters, separating water from water. Mm-hmm. So, tinawag niyang gabi, saka araw, yung light. Saka yun. Tapos, let there be an expanse between the waters, separating water from water. Ibig sabihin, sige, tuloy natin, Sister Lenlen. So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above the expanse. Mm-hmm. And it was so. God called the expanse sky. Evening came and then morning, the second day. Ayun. Ito na, pangalawang araw. Then God said, verse 9, let the water under the sky be gathered into one place and let the dry land appear. And it was so. God called the dry land earth. And the gathering of the water, he called seas. And God saw that it was good. Sabi niya, oh, ganda. Magandang ginawa ko. Natutuwa siya na sa creation niya. So meron ng dry land, meron ng dagat. Okay? So, Sister Pepot. Then God said, let the earth produce vegetation, seed-bearing plants and fruit trees on the earth, bearing the fruit with seed in it, according to their kinds. And it was so. The earth produced vegetation, seed-bearing plants according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it, according to their kind. And God saw that it was good. Oh, sabi niya, it was good na naman. Napansin niyo po? Inuna niya yung pagkain bago niya ginawa yung kakain. Mm-hmm. Kasi pag inuna niya yung animals, ano kakainin doon? So, ang intention talaga ng sabi dito, let the earth produce vegetation, no? Seed-bearing plants, no? Fruit trees, kumbaga, something for us to consume, no? Siyempre, wala pa yung humankind yan. Pero ang susunod dyan, yung kakain, no? Makikita mo dito yung pagiging intentional ng Diyos na kumbaga nakaset up lahat eh. Kumbaga, merong need to. Hindi to basta ginawa niya lang, trip niya lang. Kumbaga ginawa niya to
kasi it was good, sabi niya, and this is in preparation for those na susunod niyang lilikhain, nakakain ng mga ito. No? Nandun na yung animals, nandun na tayo. Sige po, Sister Lanlan. Evening came and then morning. The third day, then God said, let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night. They will serve as signs for seasons and for days and years. Mm-hmm. So, sa pangatlong araw, so yung ano na, yung mga stars, yung mga, kumbaga ito na yung, ang ano yun, no? Kumbaga alam naman natin, may seasons, di ba? Ang buhay natin, may season, may mga panahon sa lahat ng bagay. So, ito na yung nag-indicate ng season. So, kumbaga, meron na tong ano, meron na tong indikasyon na tumatama na doon sa pinag-aaralan nating siyensya. Okay, sabi dito, ako na, no? There will be lights in the expanse of the sky to provide light on the earth. And it was so. God made the two great lights, the greater light to rule over the day and the lesser light to rule over the night, as well as the stars. Ano yung tinutukoy sa palagay nyo? Yung sun and moon at saka yung mga bituin sa langit. Yan. Sister Pepot. God placed them in the expanse of the sky to provide light on the earth, to rule the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. Mm-hmm. Sabi niya, napakaganda. Napakaganda ng kanyang creation. Sister Elvie. Evening came and then morning, the fourth day. Then God said, let the waters swarm with the living creatures and let birds fly above the earth across the expanse of the sky. Mm-hmm. So sabay niyang ginawa, yung mga lumilipad at saka lumalangoy. Mm-hmm. Si Sir Lenlen. So God created the large sea creatures and every living creatures that moves and swarms in the water, according to their kinds. Mm-hmm. He also created every winged creature according to its kind. And God saw that it was good. God blessed them. Be fruitful, multiply, and fill the waters of the seas, and let the birds multiply on the earth. Oh, so may task na. Nagbigay na siya ng task. Di ba? Tapos, binless niya na. Binless niya na yung mga sea creatures and na lumalangoy, no, swarms in the water, at saka yung mga lumilipad. And verse 23, evening came, and then the morning, the fifth day. Then God said, let the earth produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that crawl, and the wildlife of the earth according to their kinds, and it was so. So fifth day, ito na yung mga animals. So kasi naka-prepare na eh. Naka-prepare na yung kanilang titirhan, naka-prepare na rin yung kanilang kakainin. So sila na yung sumunod na ginawa. Si Sir Pepot. So God made the wildlife of the earth according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that crawl on the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Okay, so simula pa lang, lagi niya sinasabi sa dulo, it was good. Pero mapapansin niyo mamaya, mababago yan. Okay, Sister Elvie. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. They will rule the fish of the sea, the birds of the sky, the livestock, the whole earth, and the creatures that crawl on the earth. Oo, mapansin niyo dun sa ano, sa first line, mm-hmm. Plural form eh. Yeah, us, kinamit niya. Diba, us. So, ibig sabihin, merong triune God, may trinity. Mm-hmm. Kumbaga, merong one God but in fellowship, no? Kumbaga, sabi niya, in our image, according to our likeness. No, sabi nila, iba nagsasabing mga theologian, eh, kamukha daw natin image ng Panginoon. Physically. Meron din naman nagsasabi na
ang itsura, kumbaga ang tinutukoy dito ay image and likeness, ay yung mga karakteristik ng Panginoon. Parang sinasabi nila na gumawa tayo ng tao na kasing bait natin, kasing buti natin, kasing mapagmahal natin, para meron tayong ka-fellowship. No? Kayo, sa palagay nyo, ano bang paniniwala nyo doon? Ano bang, wala namang, kumbaga, eksaktong pwede nating ituring na sagot. No? Pero syempre, kailangan nating igalang yung iba't ibang opinion ng ibang tao. Pero kayo, kung papipiliin kayo, anong gusto nyo? Physical and mga attributes, or attributes lang, or both physical and attributes? Attributes. Attributes, si Sister Lenlen. Mm-hmm. So mas inclination mo, ang Diyos ay espiritu, wala siyang form, pero wala siyang physical form, pero ang sinasabi dito ay attributes. How about the others? Both. Okay. Si Sister Elvie, both. Bakit po? Physical and attributes. Mm-hmm. Bakit po nasabi? Kasi we are, kamukha natin siya, we were made like mm-hmm. him, di ba? Mm-hmm. So it's parang it is better for you to see him mm-hmm. physically mm-hmm. and also together with the attributes. Yung mga attributes niya, yung paano siya powerful, kung paano siya mighty. Mm-hmm. So, I think it's parang mas mainamatay yung nakikita mo siya. Mm-hmm. You know kung sino yung, but we know that we is already a spirit, right? Mm-hmm. It's Jesus who lives in our hearts. So, mm-hmm. at this time. Pero kung siguro nung unang panahon, mas, yung mga nangyari kina yung mga unang panahon nakakasama na nila, but still they did not believe him. Mm, nabanggit si Sir LV, 'di ba, sa Bible na naglalakad sila ni Adam sa garden. Yeah, like yeah, naglalakad. So the before. Uh-oh. But now hindi natin siya nakikita, but we believe. At saka nabanggit na kinuha niya si Enoch. Eh. Kinuha si Enoch. Oh, na-enjoy niya yung fellowship, hindi na nakabalik si Enoch. Hindi na nakabalik. So, di ba? So parang gano'n. Meron din nagsasabi na tayo daw ay galing sa ape or sa monkey. Oh. Diba? So parang mas maganda na ata na ikumpara ka na lang sa Diyos kaysa sa yeah, right. Kaysa sa unggoy, ano. So na kanina na tayo. Sino na yung huling bumasa kanina? Sorry, nawala ako. Ako po. Ayun, si Sister Lenlen. Go ahead, Sister Lenlen. So God created man in his own image. He created him in the image of God. Mm-hmm. He created them male and female. Mhm. Dali lang po ah. Hi Sister, hi Tita Fe, good evening. Hi, good evening. Good evening po, Tita Fe. Hi Tita. Na-late ako, sorry. It's okay. Ha. No problem, Tita. Ayan. So ayun. Tita Fe, ipakilala ko po kayo kay Sister Carney from Murrieta. Ayan. Oh, hi. Hi po kayo. Welcome. So, yun. Pakibasa po ulit. Sorry, Sister Lenlen. Pakibasa po ulit. God blessed them and God said to them, be fruitful, mm-hmm. multiplied, fill the earth and subdue it. Mm-hmm. Rule the fish of the sea, the birds of the sky, and mm-hmm. every creature that crawls on the earth. Okay. So, sino yung unang binless? Diba? Binless niya yung mga animals, diba? Sabi niya maging fruitful kayo, maging multiply, tapos binless niya rin itong first couple. No? Ang ganda nung task nila eh. Biro niyo, kayong dalawa ang nauna sa mundo. Ang task niyo magparami lang. Di ba ang gandang task noon? Kumbaga, wala kang iisipin, di kang mag-aaral, di kang magtatrabaho, magpaparami lang kayo. Tapos fill the earth and subdue it. Ibig sabihin, punuin yun ang tao ng earth, di ba? At maging ruler kayo. Maga in dominion doon sa fish, sa birds, sa mga animals dito sa earth.
So kayo yung boss, kayo yung in charge, kayo yung manager, no? Kayo yung kumbaga mamamahala, hindi kayo yung pamamahalaan nila. Okay. And Tita Fe, kay ni read po verse 29. Sandali ha. Sige po. It's okay. Look, God also said, "Look, I have given you every seed-bearing plant on the surface of the entire earth, and every tree whose fruit contains seed. This will be food for you." Mm-hmm. So, sa first task nila na magparami, meron na silang, meron na silang bilin, may binilin na, no? Sabi dito, lahat ng seed-bearing plant on the surface of the entire earth. No? And every tree, no, whose fruit contains seed, this will be food for you. Naisip ko lang tuloy, ang intention ng Lord, ang ipakain talaga, fruits and vegetables. What do you think, guys? Vegetarian. Oh, no? Ilocano. Dapat Ilocano tayo. Di ba? Hindi, pansin niyo yung mga Ilocano talaga, lalakas ang katawan nila eh. Tsaka mahabang buhay eh. Lalo na yung, hindi lang naman Ilocano, kundi yung mga tao na kumakain ng plant-based, no? And even si Daniel, di ba? Chinallenge na yung ano eh. Yung empire ni King Nebuchadnezzar, sabi niya, hindi ako kakain ng mga meat, ng mga ano. In 10 days, tingnan natin kung sino yung mas malakas. Ngayon, pag 10 days, mas mahina ako, papatayin siya. Pero mas malakas pa sila eh. Nila Shadrach, Meshach, and Abednego eh. Kumpara dun sa mga nagtatrabaho sa King's Court. Kasi mga eunuch sila eh. So dito, sinasabi na ito yung pagkain nyo. Kasi hindi naman binanggit dito eh na aside from the fruit, mga seed bearing plant at saka sa mga fruits, kumain din kayo ng pork belly at saka ng Korean barbecue. Hindi naman nabanggit. anyway, kumbaga tinitingnan lang natin kung ano yung, saan nagsimula. Kasi sometimes, magandang balikan kung saan tayo nagsimula. Eh. Ayan, so, sino na? Sino na mababasa? Si Sister Lenlen po. For all the wildlife of the earth, for every bird of the sky, and for every creature that crawls on the earth, everything having the breath of life in it, I have given every green plant for food, and it was so. God saw all that he had made, and it was very good indeed. Evening came, and then morning, the sixth day. Mm-hmm. Sabi dito, I have given every green plant for food. Right? Tapos sabi dito, ito na yung sinasabi ko kanina, God saw all that he had made. So lahat na, no? Yung kumbaga may parang final touch ng mga human na ginawa niya, yung first couple. Tapos may binanggit na dito, hindi niya na sinabing it was good. Anong sinabi niya na? It was very good. Very good. Good. Yeah? May indeed pa talaga. Indeed. Indeed pa. Kaya po pag nagkakasal ako, alam niyo po, lagi kong binibigyan ng diin to eh. Kasi madami kang matatanggap na regalo sa buhay mo. No? Pero isa sa pinakamagandang regalong matatanggap mo sa buhay mo, yung asawa mo mismo. No, kasi madaming binigay sa atin ng Diyos. Ang sabi niya, it was good. Pero nung kinreate niya na yung tao, sabi niya, it was very good. Diba? Kaya special, ibig sabihin, no? May pagtatangi, eh, no? Baga dito, merong very pa, indeed pa. May indeed pa, eh, no? Kaya kung sa gabi na to, I was able to preach this. Like, is this last Sunday? Last Sunday ito, ano? Last Sunday. And gusto ko kayong magkaroon ng experience na pumasok doon sa mga sinusulat naming sermon. No? Gusto kong basahin nyo yung sinulat namin. Pagkatapos, magkomento tayo para matuto tayong lahat. So, tinuro na sa atin, pinrit sa atin na Sunday,
ina-absorb naman natin ang Friday, eh sigurado talagang matututo tayo. Ano? So, dito. At naalala ko nga, nagbasa nito si Sister Fe, si Tita Fe. Nakakala ko nasa garden na ako nung nakikinig ako eh. Binubola mo ko, Pastor. So, sabi di, may joke. Very interesting. Very interesting. May joke dito, Tita Fe, sabi. Pag namatay daw si Adam, at least my wife could not complain that I never listened to her. Sabi naman ni, I married what used to be the perfect man. Malastik na. So, sabi dito, what if Adam and Eve are Pinoy couple? Wala daw kasalanan. There will be no sin. No? Oh, kasi, talaga. Kasi ang gagawin daw ng Pinoy, ibebenta sa Divisoria yung apple tsaka gagawing tanghalian yung ahas. Nakatingin ka ba kayo ng ahas? Oo. Anong lasa? Matigas, lasang manok. Lasang manok. Parang lahat nung naririnig ko, bayawak, ahas, palaka. Pag tinanong mo, anong lasa? Lasang manok. Kaya sabi ko minsan, ba't hindi na lang kayo bumili ng manok? So, sa bundok, pag sa bukid, wala kang makitang manok. Bayawak mo lang. Bayawak ang uso. Palaka. Ayan, so basahin natin to. Sister Pepot, pakibasa po. Whenever I am confused, driving to an unfamiliar place, making a tough decision, embarking on a business journey, I made it a habit to look back where I started from and try to analyze what happened. And somehow, most certainly, I always found myself back in focus on whatever I am involved with. May experience yun na ba yun? Na minsan pag nalilito ka, pag nako-confuse ka, diba? Okay, minsan, ewan ko, nang-experience ako pagka tumatayo ka, alis ka na, tapos kakapay mo yung sarili mo kung nandiyan ba yung susi, nandiyan ba yung cellphone. Pag nako-confuse ka, pag hindi ka sigurado kung na, hindi mo na sarado yung pinto, babalik ka. Diba? Babalik ka. So you always go back kung saan ka galing. Di ba? Para hindi ka, para kumbaga, para ma-assure mo yung sarili mo na, hindi, nasarado ko yung pinto. Hindi, napatay ko yung plancha. Kasi baka pag umiwi mo, wala ka ng bahay. Sunod na. Ayan. Sister LV, makikibasa po. With all the confusions and chaos, 2020 brought us, well, by the way, 2020 has nothing to do about it. It is only fitting to look back where we all started from. Mm-hmm. So kagaya rin noon, kapag ka-confuse tayo, eh yeah, maganda rin para ma-assure naman tayo na yung Diyos natin hindi nagbabago, ganun pa rin. Mm-hmm. Ang turing pa rin sa atin, it was very good. Di ba? Mm-hmm. Kumbaga, favored pa rin tayo. Kasi importanteng maintindihan natin na balikan natin kung ano yung nauna para ma-assure tayo na okay, ito yung point A, papunta kami ng point B. Nandito kami sa gitna, nalilito kami, madaming daan, sangasangang daan, nakakalito. Itong 2020 na to, madalas masisi ito sa Facebook. Nakikita ko. Galit yung tao. Simula January nga naman kasi, di ba? Tapos Marso, nagsarado yun dahil sa COVID. Talagang sunod-sunod na yung mga naging mga problema. Nandyan yung lindol, nandyan yung baha, everything. So, sa buong mundo. And ito lang ang pandemic na nakapagpasarado ng buong mundo. Pero nyo, sarado ang embassy, sarado ang mga airlines, lahat. Grabe. So, kaya nasisi ngayon itong 2020. So, sabi nga eh, it is only fitting to look back where we all started from. So, pag-usapan natin ngayon. In the beginning, Genesis chapter 1. So, Sister Carney, are you okay? Are you still listening? Are you still driving? Ayan, sige, balikan natin si Sister Kanye mamaya, baka nagdadrive pa. So, Tita Fe, makikibasa pa. God created the heavens, the earth, and everything that lives. He made humankind in His image and gave them charge over the earth. Mm-hmm. So, kung isa-summarize, no, yung binasa natin, eto lang yun, yung sinabi ni Tita Fe.
ginawa niya yung heavens and earth, no? He made humankind in his image and gave them the charge over them. Syempre yung sa Genesis 2 in-emphasize kung paano ginawa si Eve. Tsaka, na from the ribs of Adam, and then Genesis 3 yun, yung fall of man. So ayan. Alamin natin sino-sino yung mga characters, no, dito sa napakagandang storya na to. Sister Pepot. Makikibasa po, Sister Pepot. Characters, God, in the first verse. Mm-hmm. Second verse, in Spirit, Holy Spirit, Jesus mm-hmm. Christ. And then si John. And then Adam and Eve. Okay. So meron ditong, ito yung mga napansin natin na nag-play ng mga major role, no? Yung Triune God, yung Trinity, at saka yung first couple. Na makikita natin, siyempre, dun sa Genesis 1, pansin nyo dito, so verse 1, in the beginning, God created. So alam naman natin, the Heavenly Father is the creator of heaven and earth. And then, sabi dito, and the Spirit of God was hovering, sa verse 2, over the surface of the waters, and yung Holy Spirit. And then, siyempre, jump tayo sa verse 26, sabi niya, let us make man. So, in-identify yung ano, Heavenly Father, in-identify yung Holy Spirit. Dito, we have the first clue that Jesus will be, kumbaga, evident in the future. Kasi sabi to, let us make in our own plurality, image. Yep. Elohim. So, kumbaga, in-affirm din yan, no, doon sa New Testament. Sabi dito, the centrality of Christ, Colossians 1:15-17. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For everything was created by Him in heaven and earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and by Him all things hold together. Kaya, sino yung Him? Si Si Jesus Christ po. Oh, okay. Kaya galit na galit po sa kanya yung mga ano eh, mga Pharisees and Sadducees eh. No, kasi kiniklaim niya na ano eh, he is before all things and by him all things hold together. So sabi ng mga Pharisees, eh para sinasabi mong Diyos ka. Eh yun na nga. Yun naman talaga yung gusto niya sabihin eh. Di ba? Ayaw lang siyang paniwalaan. Even sa John 1:3, sinulat ni John. So sa Colossians, sino nagsulat? Si Paul. Ito si John. All things were created through him and apart from him, not one thing was created that has been created. So kung wala si Jesus, wala tayo. So kung i-conclude po natin, ano po ang sabi? Makikibasa po si Sir Lenlen. And all wise, all powerful, loving God formed all things perfect in the beginning. He made man the crown of his creation, perfect and capable of fellowship with himself and able to enjoy and govern Eden. Mm-hmm. Meron po diyang keyword na napaka-importante, yung word na fellowship. Gusto niyang gumawa na hindi robot. Okay? A person who's capable of thinking, deciding, at binigyan niya ng free will. So, ang goal niya is for this person is to be holy like him. Ang gusto niya na makasama to, maka-fellowship. Is, yung word na fellowship, gaano po kahalaga ito sa tao, sa palagay niyo po? Gaano kahalaga? Lalo na ngayong COVID-19. Gaano, kumbaga, bakit nagva-violate ang tao sa regulations ng government at nakikipag-inuman pa rin doon sa ganito, nagrarally or nagkakaroon ng mass gathering or whatever, no, pagsabihan, no, di ba? Kumbaga, bakit gaano ka importante yung fellowship, no? Napansin niyo po ba na yung mga manginginom magsisimula sila ng umaga, no? Pag umaga kasi, hindi, magsisimula silang uminom ng hapon pagkagaling sa trabaho. Ba, Biyernes ngayon. No, sa Pilipinas, madaming manginginom, magsisimula na uminom 'yan.
Pagdating ng, so mga bandang alas 6, alas 7, darating na yung balut, di ba? So, bibili sila bilang pulutan, di ba? Maya-maya, madaling araw na, sisikatan na sila araw, maririnig na nila, tahu, di ba? Aabuti Master ng pastor. Aabuti ng tanghalian yon. Tapos nandiyan na yung mga nagtitinda ng isda, ng gulay. Di ba? Tapos aabutin pa ng hapon uli yon. Binatog. Di ba? Ganun mag-inuman sa atin. Pero, tapos kung pakikinggan mo naman, yung mga pinag-uusapan nila, paikot-ikot lang. Parang saan nagsimula yung itlog o yung manok. Kumbaga, tapos yung mga walang kwentang biruan, walang kwentang jokes, yung mga walang kumbaga walang katuturan na asaran. Kumbaga hindi masyadong ganun kaimportante. Pwedeng pag-usapan ng politika, basketball or artista, chismis or whatever. Pero hindi kumbaga people look forward ulit sa susunod na nilang inuman. Kahit na pag-uwi nila, susuray-suray sila, suka na suka. Sabi nila, ayoko nang uminom, last ko na to. Pero pag kaniyaya na naman ng kaibigan, oh sige na nga. Di ba? Bakit? Bakit there's something about fellowship? Napansin niyo po na excited ka kapag may pagkaparating na yung Christmas party or reunion or anything na magkakasama-sama kayo, lalo na yung asawa mo, anak mo, matagal na kayo hindi nagkikita. Halimbawa, 20 years na kayo hindi nagkikita, tapos bigla kayo magkikita, di ba? Ano yun? No? Bakit importante sa tao yun? Kasi alam niyo po, hardwired tayo talaga for a fellowship. It's hard for a person na walang ka-fellowship. Kahit nga itong panahon ng pandemic na to, marami nagsasabi, introvert na sila. Gusto nila yung mag-isa. Pero since nakulong lahat ng tao, no, from March sa kanilang bahay, talagang, kumbaga, it took a toll dun sa ating lahat. Kumbaga, sumisigaw tayo ng lahat na gusto natin lumabas, gusto natin makapag-fellowship. Lalo na sa simbahan, nakaka-miss din talaga yung mga tao. Kayo, sa palagay nyo, importante ba ang fellowship? Yes. Imagine niyo po ang design sa atin to have fellowship for eternity. Di ba? Mananawa tayo ng kakakwentuhan at kakatsikahan doon sa langit. Imagine niyo rin kung ang destination mo, kasi dalawa lang naman po ang destination pag namatay ang tao. Smoking or non-smoking. Doon sa smoking area, malamang eternity rin. Hindi naman kayo nag-fellowship, kundi paparusahan ka daw for eternity. Pero anyway, sabi dito, ang gusto ng Diyos, maka-fellowship tayong lahat. Ayan, pag-usapan natin, sabi dito, mga lessons to ponder na dapat natin pag-isipan. Si Sir Elfie, makikibasa po. Lessons to ponder. Number one, God created a perfect world. Number two, God did not work by accident or chance. Number three, God still has a perfect time for things to happen. Or God is perfect. And number five, God is generous and kind. Amen. Kayo ba naniniwala kay lahat sa mga sinabi na yan? Yes. Tita Fe, makikibasa po. Ito. The intention of God is for us to be residents of paradise. No COVID-19, no tears, no pain, no misery, no hunger, no injustice, etc. Oh, hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Ano kayang, kasi sabi, di ba, darating kasi tayo dun eh. No, if you are following yung ating walk through the Bible, darating tayo doon pagdating sa Revelation. Ang sabi doon, may kanya-kanya tayong bahay na regalo sa atin ng Panginoon. May kanya-kanya tayong treasures na ibibigay sa atin. No? And we will be with Him for eternity. Ang sarap kasi you'll be doing things na gustong-gusto mong gawin at saka enjoy na enjoy mo. And then you'll just go out of your house. This is for eternity. Ah. And then
talk to whoever you want and alam mo yun, and have fellowship with the citizens of heaven. Di ba? Sabi ko nga, ang unang-una ko nga hanapin doon, si Esther. Bathsheba. si Sarah. Kasi ito yung mga tinuring na pag binabasa mo si Sarah, imagine nyo 90 years old na, pinag-iinteresan pa ng Pharaoh. Sabi ko ay kaganda nito, di ba? Si Esther, biro niya ipinalit kay Queen Vashti, di ba? Ito namang si Bathsheba ay nabighani si King David, di ba? So sabi ko siguro kagagandang babae. Ano po? Sige po, tita. We will be able to recognize one another, right? Opo, we will be able po. Yes, magkikita tayo din, tita, at lagi tayong magkukwentuhan. Meron pang hugging doon, Pastor. Wala na pong COVID, pwede na tayong magyakapan, magbeso-beso, at saka magkwentuhan. Hindi ko lang alam kung pwedeng mag-budel fight doon. Malalaman na. Malalaman natin doon. Siguro kung pwede mag-boodle fight doon, manghingi tayo ng salad master kay Sister Carney. Okay. Go ahead, Sister. Sino ba? Sister Lenlen. God created a perfect world. Everything that God made was perfect. God examined His own work and He saw that it was good. That was the idea, right? The idea was to create a perfect world, a paradise. So yung intention doon sa sinasabi sa Revelation na pupuntahan natin, idea niya na yan from the very beginning, na mess up lang natin. No, kaya nga siya mayroong rescuer, mayroong siyang deliverer, mayroong siyang Jesus Christ para i-extend ulit yung relationship, no, para mawala yung barrier. No, imagine nyo, ang design kay Adam at kay Eve to rule all over the world sa lahat ng animals, na I'm sure na kasi nabanggit din sa Revelation, sa alam nyo ba na tipong maamo ang mga leon, kasi yun yung intention eh. No, because of sin nagkaroon lang ng prey and predators, no, pero darating ang panahon nung panahon nila Adam, yung tipong nalalapitan niya yung leon, tipong ganoon, at hindi siya kinakagat, no. So perfect world, tapos everything you need, gusto mong kumain, nandiyan lang available, no. Kumbaga parang meron kang Walmart na open 24/7, gusto mong kumain. Sister Pepot, makibasa po. God made things that are both beautiful and complex. Mm-hmm. The body of an animal or man has a very complex structure. Even today, people cannot make machines that are so complex as an animal's body. Mm-hmm. Ano po masasabi niya doon? Ginawa niya daw both beautiful and complex. Sabi sa una pa lang, He created us in accordance to His image and likeness. And then sabi natin, well, let's hope na hindi lang attribute, sana pati physical. So kung ikaw, creator, gagawa ka ba ng pangit? Siyempre, hindi, di ba? Perfect. Di ba? Gagawa ka ng perfect. Ngayon, sa mata natin, sabi nila, the beauty is in the eye of the beholder. Tayo ngayon yung nagkakategorize kung sino yung pangit at hindi pa, at kung sino yung pangit at maganda. Right? So tayo yung may discriminating taste. Pero sa mata ng Panginoon, lahat tayo maganda. Hindi lang basta maganda, complex pa. Ibig sabihin kumbaga kakaiba, complicated, very unique. Mm-hmm. Na hanggang ngayon, yung siyensya, hindi nakakagawa ng animal. Madami na nagawa ang siyensya, pero hindi pa nakakagawa ng animal. Pwede siyang mag-clone, pero saan niya kinuha? Sa animal pa rin. Nakuha po natin. So ganun siya ka-complex, no? Sister LV. But God did not merely make these things from nothing. He caused them to live. Yun na nga kasi hindi lang niya basta ginawa 'tong mga 'to. Hindi niya lang basta ginawa tayo. He breathed,
No? Yung hininga niya, binigay niya sa atin. Kasi pansin niyo po, noong ginagawa ng Diyos yung buong mundo, voice-activated power yung ginamit niya. Parang Siri, Alexa, Google, di ba? Parang ganun. And then everything happens, no? Kasi sinasabi niya lang. Pero alam niyo kung gaano tayo ka-special sa Diyos? Hindi siya gumamit na sinabing, let there be LV, let there be Lenlen, let there be Carney. Hindi siya inutter ng words. Paano po yung pagkakadescribe? Alam niyo po ang pagkakadescribe? Kumuha siya ng putik, di ba po? And then he formed it, and then he breathed doon sa putik na yun. Kaya nagkaroon ng buhay. So ikaw, nasa comfort zone mo, kaya mong gawin lahat, no? Kaya mong gumawa ng dinosaur. Kaya mong gumawa ng hippopotamus. In a single na parang let there be. No? Pero noong ginawa niya na yung tao, anong ginawa niya? Umalis siya sa comfort zone niya. Umalis siya sa comfort zone niya, pagkatapos yumuko pa siya. Tapos hinayaan niya pang madumihan yung kamay niya. Dahil nag-form siya eh. Na-imagine niyo po. Na-imagine niyo ibig sabihin. Kumbaga, ganoon ka ka-special sa kanya. Kasi umalis siya sa comfort zone niya. Kasi pwede niya naman sabihin lang. Hindi ko to basta sasabihin lang. Special ko tong gagawin. Masterpiece ko to. Beautiful and complex. No, kasi inayaan niya madumihan yung kamay niya ng putik. Inayaan niya na bumaba siya at kumuha ng putik sa lupa. At saka tayo binugahan. Yung pa, no? Binugahan. Buti na lang, di uso ang COVID na. Malamang naman talaga, walang COVID si Lord. Pero binugahan eh. Ganon ka-importante yun. Diba? Yung hangin na binigay niya sa atin. How about number two? Ayan, basahin natin. God did not work by accident or chance. Do you agree that our God does not play dice? Agree. Yeah. Makapagsabi ba kayo ng mga Diyos na naka-base sa bolang kristal or naka-base sa dice or sa tarot card reading or panghula or whatever. Diba? Ano kayang kapalaran ko? Makakapag-abroad ba ako? Tingnan natin sa tarot card. Tingnan natin sa bolang kristal. O mag-roll tayo ng dice. Pagka sa isang lumabas, makakapag-abroad ka. Pag bokya, hindi ka makakapag-abroad. Alam nyo, buti hindi ganun yung Diyos natin. Kasi nakakatakot kung ganun si Lord. Diba? Kasi ba sinabi, paano ko ba gagawin si Jeff? Diba? Kapag ganito lumabas, pogi siya. Pag ganito lumabas, pangit siya. E kung matsyempuhan, pangit. E di, diba? Pangit naman. So mabuti na lang, intentional yung Diyos natin. He doesn't play dice. Are you familiar with Big Bang Theory? Yes. Diba? Yung lahat yes. daw, lahat daw eh, ano eh, lahat daw eh, lumabas dahil merong accident. Big Bang. Aksidente. Dahil merong sumabog. And then everything were formed. Big Bang Theory. Mm-hmm. Pero, imagine niyo po, itong libro na to, di ba? Kung itong libro na to, produkto ng Big Bang, di ba? Paano mo i-deny na merong creator na nagsulat? Paano mo i-deny na merong manufacturer, merong printing shop, merong machine na nag-print? So this is intentional. Kaya 'to nagawa kasi intentional. Nakuha po natin. Mm-hmm. So mapapansin mo, lahat nandito sa mundo, lahat ng daming complicated buildings, technology, may Tesla pa ngayon. Iba nga natutulog habang nagmamaneho sa Tesla. Kumbaga, gaano ka-complicated lahat ng mga bagay na 'to? It's impossible na sabihin mong walang creator 'yan. Eh, how much more yung human being? Paano siya nag-form ng human being because of a Big Bang? It's hard to accept it na lalo na hindi naman well-known fact
na ang Big Bang ay tinatanggap as facts. Baga, ito ay theory lang. From the word itself, theory lang. Ang nalulungkot lang ako, tinuturo yan sa eskwelahan. At hindi tinuturo ang creation kasi nga it speaks of religiosity or whatever. Pero sabihin na natin wala ng spiritual. Gamitin na lang natin ang common sense natin. Kung papipiliin ka, saan mo gusto? Galing ka sa ape o kamukha ka ni Lord? Kamukha mo yung ape o kamukha mo si Lord? Galing ka sa Big Bang na pumutok ka lang na parang sabi nga nila putok sa buho? Or singaw sa kalabaw. Singaw sa kalabaw. Singaw eh. No? Or dinesign ka talaga, intentionally ginawa ka. Kasi sabi dito, you're a beautiful, complex creation. Diba? Mas madali atang intindihin yun. Okay, go ahead, Tita Fe. Kindly read po. God did not work by accident or chance. He had complete control over everything. He can see this because of his control over time. God created the sun so that it would appear at the right time each day. Yeah, imagine niyo na pati yung kasi binanggit na yan eh. Yung seasons talagang nakaset na yan. 'Di ba? Sister Lenlen, magibasa pa. He created the seasons of the year. He arranged the movements of the moon and stars in the sky at night. These things did not happen by chance. They all happen at the right time because this is God's plan. Amen. Walang chamba-chamba. Di ba po? Kasi kahit po kayo magninegosyo. Halimbawa, yayain ko kayo magnegosyo. No? Kumbaga, let's use our common sense. Sabihin ko, sige, mag-invest po kayo ng tagpa $5,000. So ilan tayo dito? 2, 4, 6. So meron tayong $30,000. Tapos ang tatanungin nyo siyempre, kailan ang ROI o return of investment? After a year ba? After 5 years ba? After 2 months ba? Sabihin ko sa inyo, basta. Bigay mo lang yung pera mo. Di ba? O ngayon, paano natin gagawin yung negosyo? Saan tayo kukuha ng produkto? Paano ma-manufacture yan? Paano ma-i-distribute yan? Paano ang marketing? Paano ganyan? Ang sasagot ko sa inyo, basta maniwala ka sa akin. Diba? Tapos pupunta ako sa Las Vegas, yung 30,000, tataya ako sa casino. And then pagka tumubo, ibabalik ko sa inyo. Pero pag natalo, wala na yung pera nyo. Kahit sa negosyo, hindi ka mag-i-invest sa isang bagay na alam mong hindi ka kikita. Right? So, lahat ng ito, planado ng Diyos. Kumbaga, yung sinimulan niya, alam niya na kung paano tatakbo at paano matatapos. Alam niya na yung pupuntahan lahat ng bagay. Alam niya na yung pupuntahan natin. Kasi nga, God did not work by accident or chance. He is an intentional God. How about number 3? God still has a perfect time for things to happen. Yan. Sister Pepot. God still has a perfect time for things to happen. Jesus was born at the right time. Matthew 1:17, Galatians 4:4. So ito rin, hindi rin chamba-chamba. Diba? Kasi sabi sa Matthew 1:17, diba? So all the generations from Abraham to David were 14 generations. David until the exile to Babylon, 14 generations. And so on, hanggang sa dumating yung Messiah. So ito po, nare-record. Kumbaga, may public knowledge ang buong mundo na nangyari ito. Diba? Sa Galatians 4:4, when the time came to completion, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Pati nga dito eh, si Sir Elvie, makikibasa po. So, pinangalap si Jesus, di ba? And Jesus will return at the right time, Matthew 24:36. God, our Father, has decided these things. And He still has a perfect plan in Ephesians 1:9-12. He was prophesied sa Old Testament. Nangyari siya sa New Testament. No, at the right time. Pinanganak siya. At babalik siya.
in the right time. Sabi dito, no one knows the day or hour. Now, concerning that day and hour, no one knows, neither the angels of heaven nor the Son, except the Father alone. Sabi dito, babalik siya parang isang magnanakaw sa gabi. Wala namang magnanakaw na i-announce na, Sister Carney, mamaya madaling araw, alas 3 ha, mga 3:30, 3 hanggang 3:30 na nakawan kita. wala namang magnanakaw na mag-a-announce ng ganun, right? So ganun right. Din. Ganun din ang Panginoon, babalik siya nang hindi natin inaasahan. Everything is as usual. Business as usual. Pwede siyang dumating habang nagba-Bible study tayo. Pwede siyang dumating habang nagtututbrush tayo sa umaga. Habang nag-aalmusal tayo. Habang ginagawa natin trabaho natin. Anytime, pwede siyang dumating. Tita Fe. We can study God. Sandali, mapaliitan ko. Sige po. But Him under a microscope or test Him in a laboratory, we can only confidently know about Him what He chooses to reveal to us. We are also confident that what He chooses to tell us is profitable and useful for us. Mm-hmm. Pwede daw natin pag-aralan ng Diyos, pero hindi siya parang siyensya na pwede mo ilagay sa microscope o pag-aralan mo sa laboratorio at magkaroon ka ng I therefore conclude. Di ba? We can only confidently know about Him, no? Na kung anong i-reveal niya sa atin. And we are also confident that He chooses to tell us, no, profitable and useful for us. Mm. Ayan. So, here, how about number 4? God is perfect. Si Sir Lenlen, may ibasa. God is perfect. God did not create the world so that there would be wars, cruelty, or evil behavior. He wanted men and women to be His friends. So He gave them a perfect world and He provided plants as their food. Mm-hmm. Plants talaga. Plants talaga. Vegetarian. So, malamang nito, after itong Bible study nito, pag nagkainan tayo, puro chapsoy ang ulam tsaka laing eh. Sarap yun. Opo. Mm-hmm. Sabi dito, perfect daw ang Panginoon. And good evening, Sister Minnie. God did not create the world so that there will be wars, cruelty, or evil behavior. Eh, ano masasabi nyo dun sa mga tao na sinisisi yung Panginoon pagka mayroong mga wars, mga cruelty, mga alam nyo yun? Ano masasabi nyo dun? Hindi sila kamukha ng Diyos. very diretso eh. Hindi sila kamukha ng Diyos. Ayan, nabanggit kasi dito, and He provided plants as their food. Talagang Ilocano tong si Adam at si Eve. Kasi puro gulay at prutas lang kinakain. Ayan, siyempre, last but not the least, God is generous and kind. Ayan. Si Sir LV, makikibasa po. God is generous and kind, and God's attitudes have never changed. Mm-hmm. But as well as we shall see in chapter 3, men and women were not loyal to God. This is the reason for the troubles in this world. God never wanted people to suffer. Mm-hmm. So, sabi dito, generous and kind ang Panginoon. Kasi bakit? Kasi importante ito na ma-establish siya sa theology natin dahil madaming tao ngayon bumibitaw na sa Panginoon because of COVID-19, because of anxiety, because of depression, because of, you know, financial turmoil and everything na ma-experience ang tao, broken relationship, divorce, everything, no, na masasakit na nararanasan ng tao. May mga tao nakaka-experience na magkaroon ng cancer, magkaroon ng, alam niyo, kumbaga, puro confusions. Pero sabi sa Hebrews 13:8, sabi dito, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So sinabi, yesterday. Ano ba siya nung yesterday? Diba? Sa Genesis 1 to 31, walang sinabi dito kundi nagpo-provide siya, mabait siya, mapagmahal siya. Alam mo yun, ang favored niya tayo, binigay niya yung breath of life. Simula pa lang, yun na siya. Hindi siya mababago. Ganun din siya ngayon at ganun din siya bukas. Kumbaga, this is an assurance na wala na babago sa Diyos. Nagbago ang panahon, nagbago ang mundo, nagbago ang tao.
Pero ang Diyos kahit kailan hindi magbabago. Right? Kaso lang nga, sa chapter 3, yun yung fall of man. Choice kasi ni Adam yun, tsaka ni Eve. Napansinin nyo sa origin of marriage, right? Sister Pepot, makikibasa po. Origin of marriage. The Lord God said that it is not good for man to be alone. Mm-hmm. I will make a companion and helpmate for him. Every land animal and every animal of the air was brought to Adam and he named them. Mm-hmm. So, napansin ni Adam, Lord, wala ata akong kapartner dito na bagay sa akin. May, hindi ko na makita yung sarili ko na dinedate ko sila yun. So, pati dito eh, di ba? Kasi sabi dito, God is generous and kind. Dito nag-provide siya kay Adam ng helper, nag-provide siya ng love mate. Kumbaga nag-provide siya ng partner for life. Ka-fellowship. Kasi yun talaga yung intention niya, ka-fellowship. At nakasama niya sa kanyang buhay. No? So sabi dito, but none of the animals were a fit companion for man. So God caused Adam to fall asleep and took out one of his ribs. From this rib, God created woman as the companion and helpmate for man. Ayan. So hindi siya finorm sa putik. Ang finorm sa putik, sino? Si Adam. Tapos sa ribs, kinuha doon si Eve. Siya yung ginawang asawa. Ayan. So, Cafe, makikibasa pa. Ako? Apa. Okay. Alisin ko muna salamin ko. We see that God breathed into man the breath of life. So God is the author of life. Mankind creation is declared as fact and is contrary to the molecules to man. Man theory that continuously changes. But like the Big Bang theory, the Bible is not necessary a sin book about the heavens, although it does not contain some scientific facts. It is a book about how to get there, and there is only one way to get there. Ano yung mata ko? Sorry, Pastor. It's okay po. Ang maganda ditong nakasulat, ano, ang nasusulat dito, it is a book. No, sabi dito, the Bible is not necessarily a science book about the heavens, although it does contain some scientific facts. But it is a book about how to get there, how to get to heaven. And there is only one way to get to heaven. No? Acts 4:12, anong sabi? Sister Lenlen, makikibasa. There is salvation in no one else. For there's no other name under heaven given to people by which we must be saved. Mm-hmm. Sino yun? No, sabi dito, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. And syempre, si Lord lang yan, si Jesus Christ. Amen? Amen. Manalangin tayo? Na-enjoy nyo ba ang kwentuhan natin tungkol sa creation at sa ating Panginoon? Amen. Pastor. Amen. Po. Doon, di ba yung kay, there is ano sa kay Christ nung may bulag na pinagaling siya, kumuha lang ng putik. Mm-hmm. Tapos nilagay sa mata niya. Mm-hmm. So, yung kasi meron ako na-attendan na sinasabi nila, yung daw bulag na yun, wala daw laman yung mata nun. But God, Jesus, put nga daw yung putik. Mm-hmm. Tumubo daw. Tapos nakakita siya, di ba? Mm-hmm. So, tumubo yung laman. So, it's the same as, di ba, God pinorm niya ang man through mud? Mm-hmm. So, Go ahead. So, yung theory, the same ang application ni Christ yung sa ginawa ng Lord, di ba? Well, that's possible kasi galing naman tayo sa putik, no? Pero we need to focus more on not the physical attributes, but
doon sa power. Sa power ng Panginoon. Kasi halimbawa, si kagaya rin sinasabi mo, si Peter, yung shadow niya, pag tumapat ka doon, gagaling ka. Di ba? Si Samson, pagka nakat yung hair, manghihina. Di ba? Parang gano'n, di ba? These are all physical attributes. Pero lahat ng pinagagalingan kung bakit may power si Peter na makahil, bakit may power si Samson, bakit bakit mayroong power doon sa mud na yon, these are all because of Jesus. Kasi kanina, pinag-usapan natin, everything holds together because of Jesus. No? Kumbaga, tayo, that those are, kasi kumbaga, ginamit lang ng Panginoon na illustration yon for us to understand it more, for us to comprehend it more. No? Kumbaga, but not necessarily focusing na may power yung mud or whatever, but these all things, no, galing lahat to sa Panginoon. Halimbawa, pagka benediction, the Lord bless you and keep you. Kumbaga, this is not about the power of the pastor to bless people, but the power of God to bless people. Halimbawa, when I will be invited, halimbawa, sa isang bahay na may sa isang ospital, may sakit, pagpipray ko, I am not there dahil may power ako. Because it is because of the power of the Lord Jesus Christ na magpapagaling doon sa tao na yon. Kumbaga, vessel lang ako. I'm a physical manifestation. Pag nakita ka nung pasyente, lumalakas yung loob, sumasaya, natutuwa, nararamdaman nila na mahal sila ng Diyos kasi may physical manifestation eh. Nandyan yung pastor, pagpipray sila. Same thing din sa sinasabi mo. Parang ganun. Kumbaga, everything points to Jesus. All powers and authority points to Him. But that is a good question. Medium lang. Medium lang. Medium lang tayo. Pati yung putik na yun, medium lang. Yung buhok ni Samson. Di ba? Kung kahit namang kalbo, pwede namang maging powerful. Powerful lang tao. Di ba? Kasi aangal lahat ng kalbo. Alam nga, mga long hair lang ang pwede. Any questions before we pray? Do you have any prayer requests? I would like to point out something there that you tried to emphasize, Pastor. Go ahead, Tita. Yung word na fellowship, mm-hmm. that really is a very important word there in the verse. Dahil in fellowship, hindi ba sabi ng Diyos that we should not neglect assembling to assemble together? Amen. As sisters, yes, in the house of worship, fellowship is essential, yes, in our spiritual growth. And in fellowship, we are able to encourage one another. If there is somebody who is weak, you can give words of encouragement, and then that contributes to their growth in faith. Mm-hmm. So fellowship talaga is important. Very important. Amen. Kaya ako masaya na rin ako na kesa naman sa bahay tayong lahat, at least pinayagan tayo ng gobyerno kahit na yung mga workers lang magkita-kita every Sunday para makapag live stream. So malaking bagay na yun sa ating lahat, lalo na sa mga workers na nakapag-fellowship. Diba after that, masaya tayo, Pastor, diba? Opo. Oo. Ang lakas nga natin. Ang lakas nga natin kumain ng chicken joy. So by nature, Pastor, chismoso ang tao. By nature daw. Characteristic ng one, chismoso. Kayo pa si Sir LV, anything to add po? Or question? Request po. Ano pa? Prayer request. Ah, sige po, go ahead. Ano po, pag-pray niyo po ako kasi I will have to have a CT scan. Okay. And also, my platelets is going up. Okay. It's not normal, so I might have to have CT scan po from the chest up to pelvic. And then after that, if it's negative, I will go to endoscopy, lower and upper. Mm-hmm. So pag-pray niyo po. Kasi nagkaroon po ako ng blood chem. Mm-hmm. Ano ba ito? Dalawang beses kasi kailangan po nilang ma-sure that kung bakit nag-elevate po yung platelets ko.
Mm-hmm. Okay. So it is not normal. It's 522. Yung normal po is less than 400 lang. Okay. Sige. Panalangin. So if you can pray for me po, kasi bukas, hihingi po ako ng referral sa doctor para makaroon po ako ng CT scan. Yeah. Papanalangin po natin yan. Pag-pray niyo po. Opo. How about the others? Any prayer request? Jobs. Trabaho po, trabaho? Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, sige po. Pag-pray natin yan. Trabaho. Yan. About you, Sister Pepot, mayroon kang prayer request? For Stephen Pastor, kasi nagpa-final exam na siya, 3 days na siya nasa computer for ang mahaba na assignment that sana makapasa siya kasi graduating na siya. Okay. Parati nang nakasimangot eh. Sabi ko, huwag kang sisimangot, ipag-pray mo bago ka mag-submit ng assignment kasi puro final exam na yung ginagawa niya. Okay. Hi, Sister Mimi. Sir Carney, meron po kayong prayer request? Meron. Sige, go ahead po, go ahead. I have 2 friends that right now they have a COVID. And COVID po? COVID? Yeah, COVID. Okay, and for Teresa, that's her name. And so I would like to for us to pray for her. Mm-hmm. And also I'm praying for continue, you know, my business to okay. not to be affected by this pandemic. That's all. So, si Sister Teresa. Yeah. So, okay. Manalangin tayo. Let's come to the Lord in prayer. Mag-self-mute muna po tayo para po may panalangin ko po kayo. Ayan. So lilinawin ko lamang na ang panalangin ay walang kapangyarihan ng pastor para kumbaga ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng power ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya let's acknowledge His power tonight. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this beautiful evening. Thank you, Lord God, for our fellowship, our Bible study. We thank you, Lord God, for your unchanging love for us. Yung intention mo sa amin from day one hanggang ngayon, parehas, Panginoon. You are the Alpha and the Omega. Lord, we ask for forgiveness for anything, Lord God, na nasabi namin na nagkasala kami, naisip namin na nagkasala kami or nagawa namin na nagkasala kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso. Gawin niyo po kaming whiter than a snow. Maging karapat dapat po kami na lumapit sa inyo, Panginoon. Sa gabi nito, bukod sa pasasalamat, Panginoon, tinataas namin yung mga kababayan namin dito sa Amerika at sa Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon, na apektado ng COVID-19. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang tumulong sa amin. Kayo po ang makapag-resolve lahat ng mga bagay-bagay na to, Panginoon. Dalangin namin na huwag niyo po kaming kalimutan sa mga panahon na to. Panginoon, tinataas namin si Stephen na graduating na ngayon, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng lahat ng mga pangailangan niya sa kanyang pag-aaral. At palakasin niyo po ang kanyang loob, Panginoon. At gawin niyo po siyang successful na tao, Panginoon. Sa paghanda, Panginoon, sa kanyang buhay. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy siyang gamitin. Sa pamamagitan, Panginoon, ang kapangyarihan niyo, gawin niyo po siyang isang kapakipakinabang na manggagawa o servant ninyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Tita Fe, Panginoon. Ingatan niyo po siya sa bawat oras. Ingatan niyo po siya sa COVID-19 at lagi niyo po siyang i-keep na safe, Panginoon, kung saan man siya pupunta. And we also pray for Sister Carney, Panginoon, sa kanyang business, Panginoon.
We pray, Lord God, na kayo po ang magpala sa kanyang negosyo, Panginoon. Kayo po rin ang magpagaling, Panginoon, sa kanyang kaibigan na meron pong sakit ngayon, may karamdaman, si Teresa, si Sister Teresa, Panginoon. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Paggalingin niyo po siya, palakasin niyo pong kanyang loob. Dalangin din namin, Panginoon, Sister LV, na magkakaroon po ng CT scan, Panginoon, bukas. Kayo po mag-ready sa kanya. Kanya rin po mag-ready dun sa mga doktor, sa mga technician, sa mga nurses na mag-a-attend sa kanya. Bigyan niyo po sila ng wisdom, Panginoon, para ma-interpret ng tama yung kanilang gagawin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil bago pa namin sabihin yung aming mga request, sinagot niyo na. At we claim healing and everything will be healthy for Sister LV, Lord God. We pray for Sister Lenlen, Lord God. We pray for opportunities, job opportunities for her, Lord God. And continue to bless her, Lord God, as she serves you, Lord God. We pray, Lord God, na kayo, Panginoon, ang magiging niyang asawa, Panginoon, sa mga panahon na to. Kayo ang kanyang kasama, Panginoon. Continue to comfort her. Embrace her, Lord God. And continue to protect her, Lord God, also. We pray for Minnie, Lord, that bless her as she continue to yung last week ng kanyang dito sa school. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang pagpala doon sa last week bago po magbakasyon. Panginoon, dinadalangin din namin, Panginoon, si Sister Mary Ann na meron po siyang project and mission sa Bulacan. Dalangin namin na pagpalain niyo po siya, Panginoon. Dalangin namin si Sister Susan Elgand. Dalangin namin ang Pozo Rubio Church of the Nazarene sa may Pangasinan. Yung kanilang outreach program sa maraming mga bata na sana po ay tumanggap sila sa Panginoon. And pati yung kanilang mga magulang, Panginoon. Gamitin niyo po itong simbahan na to para po maraming makakilala sa inyo. Dalangin namin si Sister Nancy Sembrano, Panginoon, na yung kanyang kaibigan na si Joel ay meron pong sakit. Kayo po nakakaintindi sa katawan niya. Dalangin namin na pagalingin niyo po siya, Panginoon. Ito siya po yung nasa Florida, Panginoon, at hindi po maikli ang kamay niyo. Makakarating po, Panginoon, ang pagpapala niyo kay Joel. At sa mga oras na to, we claim healing in Jesus' name. We claim healing for Brother Ronald sa pinsan ko, si Sheila, Panginoon, na mag-undergo ng chemo sa Sunday. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po siyang pagalingin, Panginoon. At ganoon din kay Sister LV, Panginoon, na bigyan niyo po siya ng good health palagi, Panginoon. At sa mga results ng kanyang mga test ay mga negative po lahat. Panginoon, maraming salamat po sa lahat-lahat ng pagpapala mo sa amin. Dalangin namin ang darating na Sunday, kayo po magpala sa amin. Kayo po magpala sa aming simbahan, Panginoon. Kayo po magdala ng mga kaluluwa upang maihatid namin, Panginoon, sa trono niyo, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. 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 Thank you. Reminders lang po, meron ang fellowship po natin, tatlo every week. No? Pero sa Christmas season, magkakaroon tayo ng break. So, every Wednesday, Walk Through the Bible, virtual, midweek, live po yan sa Facebook at sa YouTube. Every Wednesday, 7 p.m. Tapos, nire-replay po yan ng Thursday, Friday, Saturday. Tapos po, nag-start po sa Genesis. Ngayon, nasa Joshua na tayo. Sa susunod na Wednesday, Psalms na tayo. Joshua, Job pala. Sorry, Job na tayo. Job po. And then every Friday, Zoom Bible study. Ayan. Kung ano yung pinag-aralan natin nung Sunday, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na kumbaga to be in the shoes of the preacher at basahin niyo yung sermon niya. At yun, pagkwentuhan natin ano nangyari. Siyempre, Zoom yan, Bible study and prayer party. So dito, nagtatanong din tayo sa mga kaibigan natin, kahit sino sa Facebook, kung gusto nilang pag-pray sila, pinag-pray natin. At saka yung makasama natin sa simbahan. Every Sunday naman, 9 o'clock, no? In person at Wiley Chapel, yung mga workers muna. And then virtual worship naman, yung mga members and attendees natin sa Facebook and YouTube. Ayan, happy birthday kay Brother Noel. Brother Noel, happy birthday. Meron pa ba tayong ibang December celebrators? Wala na, parang isa lang. Ano? Anyway, December. Nagpalista.
December ka si Sir Lenlen? Hindi. September. September ka. Kaparehas tayo. Hindi nagpalista yung iba pa eh. Anyway, December 27, LA Filnas Christmas service natin and at the same time party. Doon tayo sa may courtyard doon natin gaganapin. So dito open area to, allowed to ng government. So pwede kayong mag-invite. Combine po tayo sa mga Mexican? Hindi po. Tayo lang po, Pilipino. Tayo lang. Apo, tayo lang po. So yun, medyo masaya to, magkakaroon tayo ng raffle at saka although walang masyado ng mga games, pero basta yung sabi nga, yung fellowship, yung essence nun, kailangan ma-achieve natin. Siyempre, January 4 to 8, annual 5 days prayer and fasting. Yan, pagkatapos kumain na marami sa Pasko, magpa-fasting. Diet! Diet! Yan. Ang church po natin ay nasa Wiley Chapel, 3401 West 3rd Street, Los Angeles. Yung po party... Apo. Patlak ba yun? Apo, patlak po yung party natin. Patlak. Yeah, so, magdala kayo ng ano, puro gulay. Joke lang. Pastor, may tatanong lang ako. Sige ba, go ahead. Pastor, yung nakikita niyo, ewan ko yung sinend sa ating LA Fitness na website, yung tungkol sa papa na huwag tayo magpapa-COVID na vaccine. Totoo ba yun? O, kasi pinaforward ko sa mga friends yun eh. Apo. Baka mamaya, nagkakamali ako. Forward ako ng forward. Do we really have to accept the vaccine or not? Apo. Tayo bibigyan eh. Apo, ang suggestion ko po is wag muna tayo mag-forward ng ganung messages. Kasi we need to, kumbaga, be aware kung ano yung... Ang dami ko na i-forward sa Philippines eh. Kaya mga sagot nila, we will not accept the vaccine. Ngayon, ang sa vaccine po kasi, as po, go ahead po, si Sir Carney. Thank you for, good evening po. Thank you for, for your fellowship. Sa vaccine po kasi, it's a personal decision ng mga tao. So, hayaan natin silang mag-decide kung gusto nilang magpa-vaccine o hindi. Ayan. Kasi di ba, Pastor, pagka na-approve yun, yung mga primary doctor natin, sasabihan tayo kung gusto mo ba o hindi. Alam ko, unahin po, ang tawag niya ito? Yung mga... Frontliners, tsaka yung mga seniors. Na, seniors, at tsaka yung merong mga... Positive. Opo, yung may... Tsaka yung ano, yung merong tawag nun, mga may diabetes. Underlying condition. Yun. Oh, may underlying. Yung may mga condition na. Yan. So, tayo naman eh, okay pa naman, maghintay-hintay tayo. Sabi nga, tingnan mo muna kung ano mangyayari sa katabi mo. Paano yun, na-forward ko na sa Philippines. Hindi alam naman nila yun. Nababago naman yun eh. Yan. Mm. Kaya yun, sa lahat ng tao, kung gusto nyo magpa-vaccine, ano nyo yan? Option nyo yan. Kung ayaw nyo, di okay lang. Kung gusto nyo, di mas maganda. So, kumbaga. Pero sabi naman nila, 95% accurate. So, hope, dyan naman gagalaw na ang Diyos. Pagpasa Diyos natin yan. Hindi na makaagat yung pasyente. No? Oo, so ayan yung i-bless ko kayo ngayong gabi. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. And amen. Amen. God bless you. God bless. Good night. Good night. Maraming salamat. Good night. See you on Sunday. Bye. Okay. Bye.